Our problems may be great, but God's promises are greater. Malaki man ang problema mo, pero mas malaki ang Diyos mo. Malaki man ang mga challenges na hinaharap mo, pero mas makapangyarihan ang Diyos mo. Hindi magagapi ng problema mo ang Diyos mo. Siya palagi ang aangat. We are opening a new series today, and the series is entitled Alpha and Omega. Alpha and Omega. Ano pong naiisip ninyo pag narinig niyo yung salitang Alpha and Omega? Omega fish oil ba yan? yung mga vitamins na naiisip nila. Oh, pag Alpha and Omega, tingnan po ninyo yung title natin. Ha? Ang sabi ho sa title natin, Knowing the God of Love in the Old and New Testament. Bakit natin kailangang malaman yung o kilalanin yung God of Love in the Old and the New Testament? Mahalaga po ito kasi maraming tao gusto nila yung God of the New Testament. Bakit? Kasi mabait, loving, may nakitang nagkakasala, finorgive. May nakitang nagkakamali, sinabi, I have forgiven you, sin no more. Parang gusto ko yun. Ayaw nila yung God dun sa Old Testament. Bakit? Kasi doon sa Old Testament, kapag nagkamali, binabato ng bato. Di ba? O di kaya kinalamo ng lupa yung mga nagkakasala. Pero hindi po nagpapalit ng Diyos. Ilan ba ang Diyos sa Bible? Isa lang ang Diyos. Di ba? So kahit Old Testament yan o New Testament, iisa ang Diyos. Ngayon, marami lang siyang iba't ibang karakter. Kasi to know God, kailangan nararamdaman mo siya. Kailangan totoong-totoo, yung mga qualities na yon, totoong-totoo sa buhay mo. Paano natin yun gagawin? Yun po ang pag-aaralan natin sa series na ito. Sabi po ni Isaiah, propetang si Isaiah, sa Isaiah 44 verse 6, Thus says the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. There is no God besides me. Ilan daw po ang Diyos sa Bible? Iisa lang. At sinabi dito, I am the first and I am the last. Akong umpisa, ako ang dulo. Ano pa? Pag po binuklat ninyo ang huling book sa Bible, anong makikita ninyo? Revelation 22. Anong sinabi ng Panginoon? I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. May kanta po sa mga Pilipino ngayon, usong kanta, yung sabi, ikaw ang umpisa at dulo ng habang buhay ko. Actually, yung umpisa at dulo ng buhay natin, Panginoon eh. At ang bida doon ay yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yun ang dapat niyong pinupuri. Iisang Diyos ang ating pinupuri at isang Diyos ang bibida sa series na ito. Mag-uumpisa po ang ating kwento ngayong hapon. Dito sa kwento kung kailan po pinalaya ang mga Israelites. Alam niyo po bang lumaya sila? Bago pa man po sila maging Israelites, nawala po silang identity. Hindi po nila alam kung anong tawag sa kanila. Sila po ay nasa sadlak, sila po ay nandoon sa slavery in the land of Egypt. Ang kwento po natin ngayon ay pinamagatang Rescue and Response. So yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Knowing the God of Love sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas, ano yung ating itutugon sa kanya? Unahin na po natin. Dalawang punto po tayo para sa rescue. At ang una dyan ay yung pangako. Nag-uumpisa ito sa isang pangako. Ay, pangarap pala itong kakantahin ko. Hindi. Alam niyo bang ginagawa sa pangako? Ano pong ginagawa sa pangako? Tinutupad. Tama yung sagot. Yung isa, sumagot doon ng pinapako. Hindi po. Tingnan nyo si Lord. Anong pinangako ni Lord? Basahin natin Genesis 15. Si Abraham, natutulog pa lamang. And then behold, terror and great darkness fell upon him. At doon sa kanyang panaginip o doon sa kanyang encounter with God, kinausap siya. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Know for certain, may kasiguraduhan mangyayari ito. Hindi to fake news, tutuparin ko ito. Your descendants will be strangers in a land that is not theirs. Where they will be
enslaved, oppressed 400 years. Bago pa man po dalin si Abraham sa promised land, isipin po ninyo kayo si Abraham, ha? Dadaling kayo sa promised land. Sinabi sa inyo ni Lord, bago ka makarating doon, magiging slaves muna kayo 400 years. Imagine ninyo po itong mga taong ito na magiging alipin at uusigin sila for 400 years. Hindi lamang po katawan nilang mapapagod dito. Pati yung kanila mismong identity, basag. Yung mismong kanilang identification of themselves, hindi na nila mapanghahawakan yun kasi buradong-burado na sila. Alipin ang turing sa kanila. Pero anong sinabi ng Diyos? I will also judge the nation whom they will serve. Kita nyo? Babawi si Lord. And afterward, they will come out with many possessions. Titignan natin kung paano ito matutupad ng Panginoon as we go ahead with the story. Ngayon, rescue may promise, pero kailangan makita natin ano yung problema. Ano ba yung nangyari? Tingnan po ninyo ito, this is the problem. Exodus 1, pumunta ho kayo sa Exodus 1. Ang sabi ho dito sa verse 13, the Egyptians compelled the sons of Israel to labor rigorously, and they made their lives bitter with hard labor in mortar and bricks and at all kinds of labor in the field, all their labors which they rigorously imposed on them. Parang tongue twister po, no? Parang paulit-ulit lang yung mga salita. Ako rin, nabubulol eh. Pero anong ibig sabihin nito? Pinapahirapan sila. Ano bang nangyari? Pumunta po sila, ang lahi ni Jacob, yung 12 sons niya, di ba? Na unang nakapunta dun si Joseph, tapos nagkaroon ng famine, tagutom, so pumunta yung pamilya niya doon, at binigyan sila ng area sa Goshen, sa Egypt, para dun tumira yung pamilya ni Joseph, ni Jacob, itong 12 tribes na sinasabi natin. Ang lagay, dumami sila ng dumami. At ang pinagpapala talaga ng Panginoon, yung kanilang mga crops, yung kanilang mga flocks, talagang parang mas mayaman na sila kaysa dun sa mga may-ari talaga ng lupa. Kaya anong ginawa sa kanila? Sabi ng mga taga-Egypt, hindi naman tayo papayag na mas makapangyarihan yan sa atin. Gantong gawin natin, ipapasa ilalim natin sila. Susunod sila sa atin, aalipinin natin sila. So ganun ang naging kwento nila at ang buhay nila for 400 years, mga alipin sila ng Ehipto. Sa tagal at dami ng henerasyon na yon, sa palagay po ninyo, nagkaroon ng impluensya yung Egypt sa kultura nila? Siguro, no? Kasi tayo nga sa Pilipinas, 300 plus years lang, medyo nakopya na natin agad yung mga sumakop sa atin. Paano pa sila? 400 plus years silang nasa Egypt. So, ang problema doon is pinapahirapan sila at umabot sa punto, according to Exodus chapter 2, the sons of Israel sighed because of the bondage and they cried out, nagmakaawa sila sa Panginoon, and their cry for help because of their bondage rose up to God. So God heard their groaning and God remembered His covenant with Abraham. Ngayon, pag nabasa niyo po yung salitang remembered, kadalasan yung mga taong pilosopo sinasabi, oh, nakakita mo? God remembered. Eh kung God remembered, ibig sabihin, God forgets. Di ba? May ganong konsepto tayo na, oh, sinabi sa Bible, ha? God remembered, ha? Ibig sabihin, nakakalimot ang Diyos. Kayo ba tanggap niyong nakakalimot si God? No. It's a firm no. Di ba? Bakit? Bakit hindi? Kasi alam ng Diyos lahat. Hindi siya pwedeng makalimot. So anong ibig sabihin na God remembered? Kailangan po niyong malaman nito, kaya bibigay ko to sa inyo. Sa Hebrew po, ang salitang yan ay tsakar. Okay? Tsakar. Ang ibig sabihin po niyan, you take what you remember and you employ your hands, feet, and lips and engage in whatever action that remembrance requires. Ibig sabihin, umaaksyon. Hindi nakalimot tapos naalala, pero napaisip ka, kaya ka umaksyon. Hindi niya kinalimutan, pero nag-take action ang Panginoon. Dahil narinig na niya sa wakas, siguro sa umpisa ng mga 30, 50 years, masayang buhay nila doon.
Siguro nung first 100 years, kaya pa natin to. First 200 years, okay pa tayo. Kaya lang, okay lang eh. Pero 300 years na. Hindi na nila kaya. Eh magpo 400 years na. Talagang, Lord, maawa ka na sa amin. Hindi na kami nakalabas dito. Nagmakaawa sila kay Lord. Diba? At sinabi nila kay Lord na tulungan nyo kami. At narinig sila ni Lord. Ano po ang comfort na ito na binibigay sa atin? Ang comfort nitong binibigay sa atin ay ito. Our problems may be great, but God's promises are greater. Malaki man ang problema mo, pero mas malaki ang Diyos mo. Malaki man ang mga challenges na hinaharap mo, pero mas makapangyarihan ang Diyos mo. Hindi magagapi ng problema mo ang Diyos mo. Siya palagi ang aangat. Siya palagi ang bibida sa kwento. Kaya praise God na ganito po ang ating Panginoon, di ba? Praise God! Tingnan po ninyo sinabi sa Deuteronomy. Ito po ay nakalabas na sila sa Ehipto nito. Ang sabi po dito, the Lord did not set His love, ang love po na yan sa Hebrew ay kashak, na ang ibig sabihin ay hindi kayo kinapitan, hindi kayo tinali ni Lord sa kanyang sarili, dahil kayo ay marami. Hindi yon ang basihan ng pagpili ni Lord sa kanila. Because, sabi dito, for you were the fewest of all peoples. Hindi kayo minahal ni Lord dahil ang dami ninyo, ang yaman ninyo, ang galing ninyo. Wala. Hindi tungkol to sa inyo. Anong sinasabi? But because the Lord loved, ito na yung totoong salitang loved, ahab, loved you, at kasama, kalakip ng pagmamahal na yun ng Panginoon, He keeps the oath which He swore to your forefathers. Nakikita po ninyo, ang pagmamahal ng Panginoon, kalakip doon, kasama doon yung pagtupad sa pangako. Hindi siya papayag na hindi matutupad yung pangako niya. Kasi kung mahal ka niya, tutuparin niya. Magiging faithful siya dun sa pangako. Ang Panginoon natin, ganun ka-faithful. He kept the oath which He swore to your forefathers and the Lord. Anong ginawa niya? He redeemed you from the house of slavery. Niligtas niya kayo. Paano niligtas ni Lord ang kanyang mga tao? 10 plagues of Egypt. Alam niyo naman po ang 10 plagues of Egypt? Sino na nakabasa ng 10 plagues of Egypt? Taas kamay. Tinitingnan ko lang din po kung gising. Aba, marami talagang hindi pa alam na 10 plagues pala yun. Opo, sabihin ko po sa inyo, water turns to blood. Inatake sila ng mga palaka. Inatake sila ng mga lisa or gnats. Inatake sila ng mga langaw o bangaw. Nagkaroon ng sakit yung kanilang livestock. Ibig sabihin yung kanilang mga baka, kambing, tupa. Nangamatay yun lahat. Nagkaroon sila ng mga pigsa na hindi mapapagaling. Umulan ng apoy sa kanila at bato, hail and fire. Locusts, kinain yung kanilang mga pananim. Darkness, nagdilim sa buong Egypt. Pwera na lang dun sa lupa ng mga Israelites. And then yung death of firstborn. Itong mga plagues na ito ay binigay ng Panginoon sa Egypt para makita nila kung sinong kinakalaban nila. Diba? Dahil ang Diyos, sinasabi natin kanina, He is Lord of all. Ang Egypt po, marami silang iba't ibang mga Diyos. Diyos-Diyosan ang tawag. I-idols na wino-worship nila. At ito ay mali. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Tingnan po ninyo, yung Nile to Blood, ang nilalabanan po natin, si Apis, si Isis, tsaka si Nom. Gods associated with the Nile. Yung mga palaka po, meron silang Diyos na palaka. Frog-headed goddess of birth. O sinugod sila ngayon ng palaka. Ganun po yung nangyari. Tingnan nyo, sa lahat ng yan, merong kinakalabang Diyos, si God. Sinasabi ni God, ah, yan ang ba Diyos nyo? O tingnan yung gagawin ko sa inyo. So lahat ng to, talagang tinamaan nung ginawa ni Lord yung plagues na yon. Kung kayo ay Egyptian, at nagdadasal kayo, kunyari nagdadasal kayo, sabihin natin to, flies. Lumapit kayo kay Watch It. Binabangaw kayo, Watch It, tulungan mo ako. Tapos biglang dumami lang yung langaw bigla sa inyo. Anong sasabihin ninyo? Totoo ba si Watch It? Diba? Bakit hindi mapaalis ni Watch It yung langaw? Bakit? Kasi hindi siya totoo. Yun yung punto. Diba? So lahat ng ito, talagang ang pinapakita ni Lord, yan ang Diyos nyo, mas malakas ako dyan. Hindi yan ang tunay na Diyos. Bakit no kailangan ipakita sa inyo?
Kasi kailangan po ninyong malaman na hindi lamang sila nililigtas sa cruelty ng Egypt. Sila po ay nililigtas doon sa false concept na pinipresenta sa kanila ng Egypt. Kasi ang Egypt, pinapakitaan sila, eto ang mga Diyos, purihin nyo sila. Sinasabi ng Panginoon, hindi Diyos yung mga yan. Lahat yung mga yan, susunod yan sa akin. Ako ang may control dyan. Talagang pinakilala ni Lord kung sino siya dito sa Egypt. So ano pong nangyari? Sinabi ni Lord, bilang pinakahuling sapak, ito yung parang winning punch ni Manny Pacquiao, di ba? For I will go through the land of Egypt on that night and will strike down all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. Against all the gods of Egypt, I will execute judgments. Ipapakita ko sa inyo na ako talaga ang Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi ng propetang si Ezekiel. Sabi niya dito, cast away each of you. Ito ay si God ang nagsasalita kay Ezekiel. Cast away each of you the detestable things of his eyes and do not defile yourselves with the idols of Egypt. Sinasabi ng Diyos doon sa mga tao na Israelites, pero hindi pa sila Israelites noon, mga anak ni Israel. Sinasabihan na sila, huwag kayong kikiling sa mga idols ng Egypt. Huwag kayong pupuri at sasamba dyan sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. But they rebelled against me and were not willing to listen to me. Ang tigas ng ulo nila, ayaw nilang makinig. They did not cast away the detestable things, nor did they forsake the idols of Egypt. Ibig sabihin, sila rin mismong mga Israelita, nagkakamali na. Marami pong tao nagsasabi, bakit ang tagal? Kung ililigtas naman pala sila ni Lord, bakit pinatagal pa ng 400 years? Bakit pinaabot pa ng ganong katagal? Alam niyo po yung rason? Kasi mismong sila, hindi sila matino. Sa lupain ng Ehipto, nalilimutan din nila yung kanilang Diyos. Kaya pinapakita sa kanila ni Lord, ako magpapakita sa inyo na ako ang Diyos. I resolved to pour out my wrath on them to accomplish my anger against them in the midst of the land of Egypt. Ngayon, ang tanong po sa inyo, sa ating lahat, tayo ba? Meron din ba tayong sinasambang mga Diyos-Diyosan? Marahil wala. O pwedeng siguro lumaki kayo sa kulturang nagdadasal kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pero bukod dun, meron tayo sa buhay natin na hinahabol natin at gino-Diyos natin. Kumbaga may Diyos ka na, may extra Diyos ka pa. Bakit? Hindi pa sapat yung Diyos mo? Gusto mo pa ng isa pang Diyos? Ano ba yung mga gino-Diyos natin? Wealth, possessions. Lahat ng mararamot, itong Diyos nila. Diba? Ayaw kong magbigay akin to. Fame, popularity, success, status, power, control, career. Yung iba po sa atin, relasyon. O yung iba sa atin, physical pleasure, political ideologies, self-centeredness. Yung iba, revenge. Kadalasan po, inaagaw ng mga bagay na ito, yung attention natin. Na imbis na nakatingin tayo sa Diyos, inaangat nga natin siya eh. Imbis na nakatingin tayo sa Kanya, nandito tayo nakatingin sa mga bagay sa paligid natin. Nakaakala natin, magbibigay nung kailangan natin. Magkakamali po tayo dyan. Ang tingin, tingin sa taas. Kasi ang tapat, Diyos na dakila. Yun po ang ating tunay na inaasahan. Paano pinakita yan? Rescue. Paano sila iniligtas? No? The Passover. Alam niyo po ito kasi nabasa na natin to kanina. So, sinabi po ni Lord kay Moses and Aaron, this month shall be the beginning of months for you. Ito nang bago niyong umpisa. Pero ito din niyo, this month shall be the beginning of months for you. It is to be the first month of the year to you. Bakit special na special ito? Tandaan niyo ito ha. Ito yung pinapagawa ko sa inyo ha. On the 10th month of this month, they are to each one take a lamb. Bawat isang household sa kanila, mayroong tupa o mayroong kambing na kukunin, lamb for each of the household. Ano pong mangyayari dun sa lamb na yon? Your lamb shall be an unblemished male. Mahalaga ito. Anong ibig sabihin ng unblemished male? Malinis. Walang problema. Walang sakit. Walang pagkakamali sa kanya. Perpekto.
Walang bahid ng dumi, walang bahid ng sakit. Yun ang isa sakripisyo nila. Nakikita nyo ba kung gano'ng kahalaga ito? Kung kayo ay susunod kay Lord at hinihingi ni Lord yung unblemished lamb. Yung unblemished lamb, pwede mong ibenta. At mabebenta mo yan ng mahal kasi unblemished yan. Pero ang hinihingi ni Lord, yung unblemished male. Give me your best. Akin na yung best mong lamb. Anong gagawin? Keep it until the 14th day and then papatayin. Yung hindi bebenta, papatayin. At anong mangyayari? Napaka-costly niya na. Ibig sabihin, pwede niyang ibenta ng mas mahal yun. Pero etong gagawin niya. You take some of the blood and put it on the two doorposts. Ito, tsaka ito. Tapos, on the lintel of the houses. Dito sa taas. Now you shall eat it in this manner, with your loins girded. Ibig sabihin, nakasinturon na sila, nakaready na sila. Biruin nyo, sa araw ng Passover, ang gagawin nilang pagpapanggap, parang ready na kaming umalis. Siguradong aalis kami. Siguradong tutuparin ni Lord yung pangako niya. Aalis kami ng Egypt. Ililigtas kami ni Lord. Kaya ready sila. Lahat sila ready at kumakain sila in celebration kasi bilisan lang natin to, aalis na tayo dito. Yan po ang kwento. Sabi ni Lord, I will strike down all the firstborn in the land of Egypt. Papatayin ko yan. Lahat mamamatay. I will execute judgment, the blood. Kung may dugo kayo dyan sa pintuan ninyo, and when I see the blood, I will pass over you. Sa Pilipino, lalaktawan ko kayo. Iiwasan kayo nung sumpa. Hindi kayo makakain nung pananakot na yon. Hindi kayo maaapektuhan. Yung panganay ninyo, matutulog, gigising, buhay. Bakit? Kasi ginawa mo yung hinihingi ni Lord. When I see the blood, I will pass over you. No plague will befall you to destroy you. Ano pong nangyari? Now the sons of Israel had done according to the word of Moses, for they had requested from the Egyptians, eto na, nakaalis na sila, namatay na yung mga panganay ng Egypt, lahat sila nagluluksa. Tingnan nyo ginawa ng mga Israelites ha, lumapit sila sa mga amo nila. They requested Egyptian articles of silver, articles of gold, and clothing. Isipin po ninyo kayo mga Egyptian. Patay yung panganay ninyo, yung kuya ninyong panganay, patay. Kung panganay yung inyong magulang, patay na rin sila. Nagluluksa kayo, lumapit yung mga alipin nyo. Pembarya. Ate, pembarya po. Pengi naman ako ng gold. Pengi po ako ng silver. Sa kanilang lituhan at sa kanilang pagluluksa, kunin mo na yan. Kunin mo na din to. Halos binigay nila yung kayamanan nila sa mga taga-Israel. At sila'y lumabas doon, bit-bit yung kayamanan. They have plundered the Egyptians. Hindi naman po sinabing nagnakaw yung mga Israelita. Kasi yung mga Egyptians, freely nila binigay eh. Diba kasi yun ang salita ng Diyos. Yun ang sinabi ng Diyos at finulfill yan ni God. Israel journeyed from Ramses to Sukkot, 600,000 men. Kita nyo yan? 600,000, ganun sila kalakas. And at the end of the 430 years, to the very day, malaya sila at never silang nasakop ng Egypt dahil ang Diyos natin tumutupad sa usapan. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos natin faithful. Itutugon natin dyan mga kapatid ay ang ating purity. Ang ating purity po, anong ibig sabihin yan? Tingnan po ninyong simbolismo ng ginawa na Passover sa kanila. Sabi ng Lord sa kanila, now this day will be a memorial to you and you shall celebrate it as a feast to the Lord. Throughout your generations, you are to celebrate this as a permanent ordinance. 7 days you shall eat unleavened bread. Tatanggalin po nila yung leaven sa kanilang mga bahay. Ano ho yung leaven? Ito ho yung nagpapaalsa. Para ho yung tinapay nyo magiging makapal. Tatanggalin yun. Kaya maninipis lang yung unleavened bread. Remove the leaven from your houses. For whoever eats anything leavened from the first day until the seventh day, that person shall be cut off from Israel. Ang leaven po ay simbolo ng impurity.
Kaya tinatanggal yon ang sinasabi sa kanila ni Lord, magiging pure kayo from this point on. Purity ang hinihingi sa atin. Tingnan po ninyo, sinabi sa Deuteronomy 11, you shall therefore keep every commandment which I am commanding you today. Susunod kayo dahil ang expression ng love natin para sa Panginoon ay ang pagsunod sa Kanya. Ang tanong, sumusunod ba talaga tayo kay Lord? O tayo, mga sarili natin ang Diyos? Minsan po tayong nasusunod eh. Di ba? Parang, sino mang boss, si God o ikaw? Sino bang God? Ikaw o siya? Siya. Siya dapat ang masusunod, di ba? So we are to depend on Him. Katulad si David. In-acknowledge ni David, you have searched me. Lord, kinilala mo ko. You have known me. Alam mo, pag ako'y mauupo, ako'y tatayo. Alam mo ang aking mga pag-iisip. Naiintindihan mo ko. You scrutinize my path. Ibig sabihin, yung aking tinatahak na landas, Panginoon, tinitignan mo yan. Sinisilip mo kung nasa tama ako. You are intimately acquainted with all my ways. Dahil alam ni Lord lahat, wala kang pwedeng itago. Kaya lumalapit tayo kay Lord at tinatanong natin siya, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. And see if there be any hurtful way in me and lead me in the everlasting way. Marami po sa inyong gusto ng patunay. Totoo bang kaya nating gawin yan? Ang magpapatotoo po sa atin ngayong hapong ito bago tayo magtapos ay isa pong campus missionary. Tawagin po natin at samahan tayo dito si Marian Allende. Growing up, I wanted so much to gain acceptance and love from my parents. So I tried pleasing them by excelling in my academics. At home, my two siblings and I would always see our parents fight and would receive harsh and painful words from our father whenever we did something displeasing to him. This left me extremely traumatized. Then I reached my tipping point. I became so tired of pleasing my family and of our domestic situation that I began retaliating against my parents. Whenever my parents would scold me, I would talk back at them with harsh and painful words. I also had anger towards my siblings, which destroyed my relationship with them. This led me to grow distant from my family. My mental health also suffered as I was always worried, afraid, overthinking, and drowning in my own negative thoughts with no one to whom I could be accountable. Then, when I reached my first year in college in 2020, I had my very first boyfriend. We committed ungodly sexual acts, and that was also the time wherein I became so exposed to pornography. As we reached our 6 month together, he eventually broke up with me. In the midst of the pandemic, I did not take the heartbreak well. My whole being was deteriorating. I had a hard time eating and sleeping. My chest was always heavy, and I cried day and night. Deep down, there was a void that clearly could not be filled up by me, my family, nor by my friends. And while scrolling on social media, I stumbled upon a video where a Christian woman was sharing her story. At the end of the video, she asked the viewers to accept Jesus Christ. Feeling desperate at that time, I accepted Jesus as my personal Lord and Savior. This led me to watch various Christian content on social media until I remembered Elevate, which had been the talk in the town wherein I live, Las Piñas City. I searched for them on Facebook and was instantly drawn to the online youth services. As days passed, I noticed that the heavy feeling in my chest was little by little being lifted. My journey towards encountering Jesus began. And after almost a year of just watching Elevate's youth services, I decided to participate in their online True Life retreat in March 2021. In that retreat, I realized what Jesus has gone on a cross for my sins because of His love for me. I decided to surrender my life to Him completely and committed to grow in my personal relationship with Jesus. I found peace, comfort, and contentment in God because of the promises in His Word.
God also worked in my heart to forgive my family and reconcile with them. And after years of praying, I was able to finally invite them to attend a Sunday service in CCF last February 2024. Praise God. And they all decided to accept Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Praise God. Amen. I was also given the opportunity to serve in various Elevate events. My D group leader now is also a campus missionary in Elevate, empowered me to host some of our campus seminars and campus services. I also said yes to the opportunity of becoming an intern at Elevate while still a student because I saw the need to reach out to the youth. And while I genuinely enjoy doing campus missions, I actually had a goal for myself to become a news reporter after I graduated. But God was constantly challenging this goal of mine if it was His will for my life. Until I read Romans 10:15, which says, "And how will the message be proclaimed if the messengers are not sent out? As the scripture says, how wonderful is the coming of messengers who bring good news." I knew then that God was calling me to serve Him as a campus missionary. I surrendered my dreams to God, embraced His will for my life, and I experienced His peace and joy. And just last January 2024, I became a campus missionary trainee after having completed Raising My Support. Amen. I now focus on discipling 11 young girls while conducting missions in my assigned campus. I am Marian Allende, once a slave to fear, doubt, pride, and sin, now a messenger of the best news ever. To God be all the honor, glory, and praise. Bukod po sa purity, dito tayo magtatapos. Hindi pwedeng iiwas lang sa kasalanan. Ito po, hindi pwedeng dinidelay ito. Ano tong pursuit na ito? Kung meron tayong hahabulin, meron tayong isespend time, yung focus natin, ibibigay po natin saan? Tingnan po ninyong sinabi ni Apostle Paul. For the love of Christ controls us. Having concluded this, that one died for all, si Jesus, therefore all died, and He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. Pag sinabi pong Christ controls, ang Greek word po dyan ay suneko. At ang ibig sabihin po nun, eh kayo ay mahigpit na nakakapit. Ang Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa atin, mahigpit na nakakapit sa atin at hindi siya bibitaw. Because our God is a promise keeper, our God is a rescuer, so we respond in faith. We respond in trusting, we respond in obedience, and in living only for the King of Kings and the Lord of Lords. He deserves all the glory, all the honor, and all the praise. He is our Redeemer. He is our Savior. He should be your Lord. You should follow Him completely. Why don't we end this time in prayer? Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, lumalapit kami ngayon sa iyo at sumusuko. Kinikilala namin, Panginoon, yung iyong kadakilaan, yung iyong katapatan at kabutihan. Panginoon, sa lahat ng ginawa mo mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa buhay namin ngayon, O Diyos, maraming salamat po. Inaalay namin po ang aming buhay sa iyo. Inaalay po namin ang lahat ng aming panahon, desisyon, ang aming pananalita, ang aming mga relasyon. Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay upang isalamin ang iyong kabutihan. Habang nagdarasal po tayo at nakapikit ang lahat, kung meron po sa inyo ngayon na hindi pa nakasuko kay Jesus Christ at tumatayo pa kayo sa sarili niyong paa, bihag pa kayo ng kasalanan, bihag pa kayo ng iba't ibang bagay niyong pinagsisisihan, oras na po ngayon para kayo ay sumuko. Nililigtas kayo ng ating Panginoon, ang hinihingi niya, ipagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo. Pwede ko bubang ipagdasal yan? Kung sino man po sa inyo ang hindi pa talaga nagsabi, "Lord, sumusuko na ako sa iyo, ayoko na, ikaw na po ang masusunod. Susundin na kita habang buhay." Sino po ang willing sumuko ng ganyan? Itaas po ninyo inyong kamay
at ipagdarasal po natin kayo. Nakikita po namin ang inyong kamay. Sige po, keep it raised. And kahit po kayo dyan sa balcony at saka sa balcony, ayan, nakikita ko rin po kayo. Habang nakataas po ang inyong mga kamay, pagdasal niyo po itong mga salitang ito. Sabihin po ninyo ito sa inyong sarili. Panginoon, kinikilala ko po ang aking lahat na pagkakamali. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Nagpapakumbaba ako, O Diyos. Marami po akong problema at alam ko hindi ko kaya ito mag-isa. Pero ngayong araw na ito, Lord, tatandaan ko po ito. Na sa puntong ito, Hesukristo, ikaw ay aking dinadakila bilang aking Diyos at bilang aking tagapagligtas. Burahin mo po ang aking lahat ng mga kasalanan. Patawarin ako, palayain ako, at bigyan ako ng buhay. Buhay na siksik, liglig, at umaapaw. Maranasan ko ang iyong grace, O Lord. Maranasan ko ang iyong power, O Lord. Bigyan mo ako ng breakthrough, Panginoon. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Kung pinagdasal mo yan ngayon, pwede mo nang ibaba ang iyong kamay. At ina-assure kita na ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay naririnig ang bawat daing mo. Ang Diyos natin ay kasama natin. He is our waymaker. He is faithful. Why don't you rise up? Tumayo kayo ngayon. Magbigay ng papuri. Pasasalamat. Luwalhatiin ang ating Panginoon. Lord Jesus, we worship you in this place. In Jesus' name we pray. Amen and amen.